Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 26, 2023 at napaka-heartbreaking yung pagkakatalo po ng Gilas kahapon, ano? Kasi alam nyo mga tol, bago tayo pumunta sa ating topic, maikwento ko lamang yung pinanood po natin. I believe pinanood nyo din po yan. Na laban po ng Gilas Pilipinas, laban po dito sa Dominica Republic. At makikita po natin na kayang-kaya naman kung tutuusin ang laban. Ang problema, nag-choke ang Pilipinas. At higit sa lahat, nung graduate po itong si Jordan Clarkson, talagang totally nalubog na po si Pilipinas. Pagkakatanda ko, lamang pa nga ng tatlo eh. Bago tumira ng 3-point itong si Jordan Clarkson, hindi pumasok. Tapos after that, sunod-sunod na turnover na hanggang sa huli yung ma-offensive foul siya. After nung ma-offensive foul siya, na-disqualified na po siya sa laro dahil panglimang foul niya na po yun. Kaya wala na. Nawala na yung main man ng Pilipinas at na-discarrel na po yung perhaps yung motivation ng ating mga Gilas Pilipinas Warriors. Ano? Kaya natalo. Nakakalungkot talaga dahil abot kamay na sana yung panalo. Napakagandang regalo sa kauna-unahang pagkakataon dito sa Pilipinas at na-break pa natin yung world record pagdating po sa attendees ng mga manonood sa isang FIBA World Cup, tapos natalo tayo. Walang magagawa, ganun talaga. But anyway, ang pag-uusapan po natin sa topic natin ngayon ay ito pong tatlong katao. Si Gerald Bantag, itong si Arnie Teves, at saka si Claire Eden Contreras. Mga magiging magkakosa na ba sila sa hinaharap? Pag-usapan natin mamaya. Naka-live po tayo sa Top 1 Facebook page at YouTube channel. Aba, nakita ko si mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa likod ko. Salamat kay Top Wife na ilagay niya na muli. Kaso lang nakalagay lang doon sa parang tripod, ano? Hindi ko pa na ibabalik dito sa likuran ko eh. Nabagsak kasi yan mga tol. Buti di nasira yung frame niya. Bumagsak nung matanggal po yung pagkakadikit ng double-sided. Anyway, thank you so much. Ano? At ito pong pag-uusapan natin, hindi po ito fake news. Ito po ay facts. Alam naman natin na ayaw po natin ng fake news at ayaw ng ating Pangulo ang fake news. Kaya ano ba ang katotohanan sa likod po ng mga taong inyo pong nakikita sa kasalukuyan? Si Gerald Bantag, si Arnie Teves, at saka itong si Claire Eden Contreras o kilala dito sa social media bilang Maharlika Bolyakera. Puntahan natin yung mga balita na may kaugnayan dito po sa tatlo. Nang sa ganon, hindi po tayo nagpapakalat ng kasinungalingan. Kasi ang sinasabi ng mga tagahanga at supporter nitong tatlo na ito, nagpapakalat daw po tayo ng kasinungalingan. It's up to you naman kung ayaw ninyong maniwala sa amin. So be it, wala naman po kaming magagawa kung patuloy nyo lamang pinaniniwalaan ang tatlong katao na ito. Nasa sa inyo ang desisyon. Hindi ko naman po kayo pinipilit na paniwalaan ang mga sinasabi ko dito. After all, pumupunta lang naman kayo sa page ko at hindi ko naman kayo hinihimok na manood sa akin. Pero sa mga talagang patuloy ang pagsuporta sa ating Pangulo na regular din pong nanonood sa atin, eh sinasabi ko po na totoo ito pong sinasabi natin kaya dapat po ninyong paniwalaan. Ganun pa man, sa mga basher natin, it's up to you kung maniniwala kayo sa amin o hindi. Nasa inyo po yan. Unahin natin si Gerald Bantag. Si Gerald Bantag ay wanted po sa kasong double murder. Pero napakaraming mga kaso po ang isinampa sa hukuman dito kay Gerald Bantag na sa ngayon inaantay pa natin ang magiging resulta kung siya ba ay lalabasan ng warrant of arrest o I stand corrected. Ano? Isinampa sa ombudsman at saka sa prosecution kasi ang nakasampa pa lamang sa hukuman ay yung dalawang murder case para po sa pagpatay kay Percy Lapid at saka kay June Villamor. Dito sa balita na babasahin po natin at napakaraming balita po ito pero ito lamang ang gagamitin natin. April 13 pa po ito, 2023. Kaya sa mga tagahanga po ni Gerald Bantag, napilit pong pinapaniwala ang inyong mga sarili na wala pong kaso si Gerald Bantag. Ito po, may kaso po siya. April 13, 2023 court orders arrest of Bantag and Sulweta. A Muntinlupa court has ordered the arrest of former Bureau of Corrections, Bucor Chief Gerald Bantag and former Bucor Deputy for Security Ricardo Sulweta in connection with their alleged part in the murder of a person deprived of liberty, Cristito June Villamor, who is the alleged middleman in the killing of newsman Percival Capercy Lapid last October. No bail was set by Muntinlupa RTC Branch 206, Judge Henner Tito in his order dated April 12, which was only made public Thursday for the arrest of Bantag and Sulweta. Ngayon,
Ito pong binabasa ko, particular po ito sa warrant of arrest na inisyo ng Muntinlupa City Regional Trial Court. At meron pa pong inisyo na warrant of arrest ang Las Piñas City Regional Trial Court. Bakit magkahiwalay po yung dalawa? Kasi ang venue at jurisdiction napunta po sa magkaibang korte. Para sa pagkakapatay kay Percy Lapid noong October 3, 2022 sa Las Piñas City, ang meron pong jurisdiction doon po sa pagkakapatay na yan kay Percy Lapid ay ang Las Piñas Regional Trial Court. On the other hand, para sa pagkakapatay kay June Villamor noong October 18, 2022, ang meron jurisdiction po diyan ay ang Muntinlupa City Regional Trial Court. Kaya, no question, meron po talagang kaso itong si Gerald Bantag. It's up to you naman kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Ngayon, sa mga bashers ko at tagapagtanggol nitong si Bantag, sinasabi ninyo na mahina ang ebidensya laban kay Gerald Bantag. Then, kung mahina ang ebidensya laban kay Gerald Bantag, napakadali naman siguro para sumuko at ipagkatiwala ang iyong kaso sa hukuman. Kasi ang katwiran ninyo, bias ang DOJ. Ang Department of Justice, o particular ang prosecution, ay nasa ikalawang pilar po ng ating criminal justice system. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi sila pwedeng maging bias. Kasi bakit? Ang paniniwala lagi, particular ng first pillar at saka ng second pillar, is always bias against the accused. Kasi hindi ka naman nila ipoprosecute kung hindi sila bias against you. Ang paniniwala nila, ikaw ang gumawa ng krimen, base sa mga ebidensya, kaya ka nila ipoprosecute. Pero, let us remember that the third pillar of the criminal justice system, which is the court, is not bias. It is always fair. Kaya nga po ang simbolo ng katarungan ay isang babae, pangalan ay Justicia, na naka-blindfold at mayroong hawak na timbangan sa kabilang kamay at hawak na espada. Ang ibig pong sabihin nun, hindi po siya tumitingin sa tao kung hindi sa mga ebidensya lamang. Ang mga ebidensya kung sino ang mas mabigat ay kakatigan po ng timbangan at doon po papabor o hindi papabor ang hatol ng hukuman. At napatunayan na po iyan ni Gerald Bantag. Makailang beses niyang inilagay ang kanyang sarili sa hukuman. Pinakahuli po dyan nung siya po ay inakusahan ng multiple counts of homicide at ito po ay kinalauna na pawalang sala siya. Kaya ngayon, bakit sasabihin ng kampo ni Gerald Bantag na wala siyang makakamit na hustisya sa ating korte? Kung sa una pa lamang, itong korte na kanyang na kanila ngayong maaaring pinasa sa walang bahala o hindi pinagkakatiwalaan ay nagpawalang sala sa kanya noong 2020. Kung matatandaan ninyo, taong 2020, inacquit ng Paranaque Regional Trial Court ito pong si Gerald Bantag sa kasong multiple homicide. Ito ay may kaugnayan sa 10 persons deprived of liberty na di umano'y ng gulo, pumunta sa kanyang opisina, may dalang granada, at sumabog ang granada at sharpshooter yung granada, patay yung 10 katao. Ngayon, wala na tayong tanong o kung anumang argumento sa bagay na ito. Bahala na kayong mga bashers kung papaniwalain nyo pa rin ang inyong sarili na walang kinakaharap na kaso si Gerald Bantag. Basta ang katotohanan, meron po siyang kaso at ito po kaya ngayon ay kanyang iniiwasan. Punta naman tayo dito kay Arnie Tebes. Itong si Arnie Tebes, mga tol, ito po ay makailang beses pong pinagbigyan ng pagkakataon na umuwi po dito sa Pilipinas. Pero minarapat po nitong si Arnulfo Tebes na hindi po umuwi kahit malagay po sa alanganin ang kanyang pwesto sa Kongreso bilang kongresista. At kinalaunan nga, nung nakaraang linggo, nag-decide na po ang Ethics and Privileges Committee dyan po sa House of Representatives at sa bilang na 265, tatlo ang abstain at huli humabol itong si Congressman Pantaleon Alvarez Pabor para kay Arnie Tebes, bali isa lang siya na ayaw doon sa rekomendasyon, ay sinipa na po tuluyan bilang kongresista itong si Arnulfo Tebes. Bukod pa dyan, ito pong si Arnulfo Tebes ay dinesignate po ng Anti-Terrorism Council bilang isang terorista. At sinasabi din po na leader po ng Tebes Terrorist Group kasama po ng 12 individual including syempre yung kanyang kapatid na si dating Gobernador Pride Henry Tebes. At itong pinakahuling balita na nakala po natin itong video ngayon ni Tim Coling, pakinggan naman po natin na itong si Arnulfo Tebes ay totally nasampahan na rin po ng kaso sa hukuman para naman po ito sa pagpatay noon kina Gobernador Roel de Gamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. At inaasahan po natin sa mga susunod na araw o linggo, maglalabas na din po ang Manila Regional Trial Court ng warrant of arrest para po dito kay Arnulfo Tebes. Kasama na rin po, siyempre,
yung unang isinumpang kaso ng prosecution para naman sa pagpatay sa tatlong katao sometime in 2019 sa Negros Oriental. Pakinggan natin itong si Attorney Mike Labano, ang spokesperson ng Department of Justice. So, cases for murder, frustrated murder, and attempted murder have been filed against Arnulfo Tedes Jr. last Friday, meaning two Fridays ago, not yesterday, before the RDC of Manila. Oh. Naisang pa na nga ng piskal yan. Ito pala, naisang pa na, last Friday pa, hindi yesterday, ano? Biruin nyo, ngayon lang din natin nalaman. Kaya sa madaling salita mga to, lalabas at lalabas, ang court o ang warrant of arrest para dito sa pagkakahuli kay Arnulfo Tedes. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong personalidad na atin pong pinag-uusapan. Sabi po ng mga tagahanga nitong si Claire Eden Contreras or Maharlika Boljaquera, pero sa atin, ang tawag natin sa kanya ay Maharlika, eh gawa-gawa lamang daw po ito pong warrant of arrest na ipinakita po natin sa publiko. Ngayon, kung sinasabi po ninyo na peke po itong warrant of arrest, aba, baka pwede nyo kaming sampahan ng kaso. I challenge everyone na tumutuligsa sa amin at sinasabi na peke po itong inilabas namin na warrant of arrest. For this time, at this moment, hindi ko na po ibe-blurred o ipapakita ko na ang pirma ng judge na nag-issue po nitong warrant of arrest. At sinasabi ninyo, mayroon pong nag-comment sa video po natin una dito kay Maharlika na ganun daw po yung pirma at iba po yung pirma dito sa warrant of arrest na inisyo ng judge. Bahala po kayo kung ano gusto nyong paniwalaan. Pero uulitin ko lamang, ito pong warrant of arrest, ito po ay galing sa Regional Trial Court Branch 42 ng City of San Fernando, Pampanga. Meron po itong cellular number 0956-441-6356. At pwede nyo po itong i-verify kung gusto po ninyo. O kaya, puntahan po ninyo ang mga ahensya ng gobyerno na binigyan po ng copy ng nabanggit na warrant of arrest. Unang-una, ang Pasig City Police Station kung saan po ako nakatira. Siyudad na Pasig, dito po ako nakatira. At kung pupunta ako sa Pasig City Police Station, medyo malayo din, mga ilang kilometro na layo rito. Pero malaya po tayo na pwede po tayong pumunta sa warrant section ng ating police station at i-verify kung meron nga ba talagang warrant of arrest ang isang taong nagngangalang Claire Eden Contreras. Pwede din po kayong magsadya sa National Bureau of Immigration. Pwede rin po sa Directorate for Investigation and Detective Management sa Camp Crame, Quezon City, o kaya naman sa Bureau of Immigration diyan po sa Intramuros, Manila. Ngayon, ito po yung pangalan ng tao na nakalagay po dito. Claire Eden Contreras, also known as Maharlika Boljaquera. Criminal case number 34633. Ito po ay para sa kasong libel under section 4, paragraph C, subparagraph 4 of Republic Act 10175, known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang question ng mga supporter nitong si Maharlika Boljaquera, eh mali ang address. Hindi naman diyan nakatira si Maharlika sa Pasig, kung hindi nasa Los Angeles, California daw siya. Tama po ba ang kanilang argumento? Mali po. Kasi alam nyo, kapag ang isang taong kinakasuhan ay hindi alam ang exact address, yung last known address ay pwede pong gamitin laban sa kanya. Like for example, si Gerald Bantag, nung ito po ay sinampahan ng kaso, hindi na po malocate ang kanyang pamilya, siya doon sa huling tinirahan niya sa Santa Rosa, Laguna. Pero ang last location niya, yung unang tinirahan niya, sa Caloocan, kaya doon po ipinadala yung supuena at the same time yung naging address sa warrant of arrest nitong si Gerald Bantag. But it doesn't matter. Ano? It doesn't matter kung ang address ba dyan ay tama o mali. Ang mahalaga dito ay pangalan ng tao. Sa warrant of arrest, ang tinitingnan po, pangalan ng tao. Kasi hindi naman nakalagay sa karapatan mo na you cannot be arrested if the address is wrong. No? Walang nakalagay doon. Yung nakalagay po sa ating karapatan under the Bill of Rights, Section 2, Article 3 of 1987 Constitution, the right of the persons to be searched or arrested against unreasonably shall be inviolable at all times. Diba? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng arestuhin o ihalughog ng sino man, even ng agent po ng ating gobyerno, kung walang warrant of arrest or search warrant na in-issue laban sa iyo. At ang tinitingnan sa search warrant or warrant of arrest, hindi po yung address, kung hindi yung pangalan ng tao. I-contest ninyo ngayon. Ang nakalagay pong pangalan dito ay si Claire Eden Contreras, known as Maharlika Boljaquera. Regardless kung ang address niya ay number 96, Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City,
or ang current address niya ngayon ay nasa Los Angeles, California, it will not matter. Pero siyempre, ang punto kasi dito mga tol, ang Philippine court ba ay maaaring magkaroon ng jurisdiction dito kay Maharlika? Siyempre, alam naman natin ang kasagutan dito, hindi magkakaroon ng jurisdiction si Maharlika. Si Philippine court dito kay Maharlika. Bakit? Kasi hindi naman Pilipino itong si Maharlika. Pero ang point kung bakit po natin pinag-uusapan at kung bakit ko po iniladlad sa harapan ng publiko ito pong warrant of arrest nitong si Maharlika is para ipaalam sa harapan ng publiko na ang isang US citizen sa katauhan nitong si Maharlika ay meron pong kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. At kapag ka si Maharlika nagtangkang umuwi dito sa Pilipinas, then that is the time that the Philippine court will acquire jurisdiction over her person. Sana maunawaan po ninyo yan. Kaya ang punto natin dito, dahil may warrant of arrest si Maharlika, at least for now, hindi siya makakauwi dito sa Pilipinas. Kung talagang malakas ang loob ni Maharlika at uuwi siya dito sa Pilipinas, she could be then arrested by our authorities. And she must put bail para po siya pansamantalang makalaya. Yun po yun. Ano? Kung uuwi rito si Maharlika, aarestuhin po siya, in particular ng ating Bureau of Immigration. At kinalaunan, magpapiansa siya. Kasi bailable naman po itong isinampang kaso sa kanya. Ang cyber libel is bailable. Kung hindi ako nagkakamali, baka mga 10 to 30,000 pesos lamang ang piansa ng nabanggit po na kaso. Pero, the moment na umuwi dito si Maharlika, at least mararanasan niya ang makulong. Maliban na lamang kung magpadala po siya ng kanyang emisaryo o representative na bago siya umuwi dito, ayusin na kagad yung bail niya at makapagpiansa para pagdating niya po sa ating airport, maipakita na meron na kagad siyang piansa at hindi na siya iti-take into custody ng ating authority para dito sa kaso na ito. Nakukuha ninyo? Ngayon, babalik ako sa inyong mga tagahanga nitong si Maharlika. Kung sa tingin ninyo, peke itong ipinapakita namin na warrant of arrest. Napakadali lang naman ikonfirma nito kung peke ito. Sa tingin nyo, pepekiin ng sino man ang isang warrant of arrest para sa isang tao. Sa aking pagkakatanda, meron na tayong kakilalang vlogger na minaliit lang din ang warrant of arrest na inisyo sa kanya ng korte. Natatandaan nyo si Manuel Mejorada? Si Manuel Mejorada, ito ay kilalang supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at syempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa social media. Kinampihan niya si PBBM before siya na maaresto noong 2021. At itong si Manuel Mejorada, nung kasagsagan, nung katangahan ko kay Francis Leo Marcos, kasi tanga ko kay Francis Leo Marcos, di ko naman kinakailan na naging tanga ako doon sa tao na yon na Norman Mangusin pala, nagpapanggap na mabait, hindi naman pala, manluloko pala ng tao. Content niya palagi itong si FLM na si Norman Mangusin. Ngayon, out of my frustration, kasi akala ko mabait yung tao, I try to find things na maaaring merong kinalaman dito kay Manuel Mejorada at yun nga ang nakita po, meron po siyang kinakaharap na kaso. At in fact, meron pong naka-release na warrant of arrest para po sa kanya. At ito ay para pagsilbihan ang naging hatol sa kanya para sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Inilabas ko sa harapan ng publiko yung warrant of arrest na yun nung mga panahong iyon. Pero available naman kasi yun eh sa publiko. Makikita sa internet na merong warrant of arrest itong si Manuel Mejorada. Pero during that time, walang nakakaisip na si Manuel Mejorada ay merong palang kinakaharap na kaso at merong pending na warrant of arrest. Pumutok ang balita, naka-argue ko pa dyan kung sino-sino ang mga vlogger na noon ay tama naman sila na tumutulig sa kay Francis Leo Marcos, isa si Bagtit. Si Bagtit, ang kaibigan natin si Bagtit, eh, hindi ko naman siya kaaway, nagkaayos na kami ni Bagtit. Si Bagtit, siya po ay talagang Marcos loyalist. Kaya sa una pa lamang natunugan niya na peke itong si Francis Leo Marcos. O, nagkaroon kami ng mga argumento niyan, pero hindi na natin babalikan, ang mahalaga, tapos na at maayos na kami. Pero isa siya sa magpapatunay na itong si Manuel Mejorada, merong kaso ng mga panahon. And eventually, si Manuel Mejorada, na-aresto ng ating National Bureau of Investigation. Now, what I am trying to point out ngayong oras na ito is that itong si Claire Eden Contreras, to include also itong dalawa pa, si Gerald Bantag at saka si Arnulfo Teves, pagka nalabasan na ng warrant of arrest, naniniwala ako na iyan ay masasakop din ng ating batas. Ano? Sooner or later, nakakapagtago ngayon si Gerald Bantag, si Arnie Teves technically,
hindi pa wanted dahil wala pang warrant of arrest, pero soon magkakaroon na ng warrant of arrest at maaaring nakakapagtago, pero soon mahuhuli po yan. At ito namang si Claire Eden Contreras, hindi natin sasabihin nagtatago ito kasi unang-una hindi naman po ito Pilipino. Ano? Kaya hindi siya dapat nagtatago. Malaya rin siya nakakagalaw sa Estados Unidos. Ngayon, babalik ako sa pinupunto ko. Considering na hindi naman nagtatago itong si Claire Eden Contreras, ang mahalaga sa akin is hindi siya makakauwi dito sa Pilipinas. Kasi bakit? Kapag ka umuwi si Maharlika, maa-aresto siya. Katulad lang sinabi ko kanina. Aarestuhin siya ng ating Bureau of Immigration at ite-turn over sa City of Fernando Police Station para po harapin niya yung kaso niya doon na cyber libel na isinampa po sa kanya nitong si Anthony Taberna. Pinalalabas ng mga supporter nitong si Maharlika na ako daw po ay lapdog nitong si Anthony Taberna o mouthpiece. Magkaiba kasi yung lapdog saka mouthpiece. Nabasa ko lang din doon sa shared post nitong si Dapahina. Pero whatever, kung ano man ang bansag ninyo sa akin, lapdog o mouthpiece ni Anthony Taberna, I don't care. I do not know Anthony Taberna. Hindi ko pa nga siya nakikita personally. Ano? At hindi kami nakakapag-usap niya, nor any communication sa social media. Sinasabi niyo rin na ako ay connected sa Malacanang. Aba, napakaswerte ko naman pala kung ako ay connected sa Malacanang. At sinasabi niyo ako ay bayaran ni First Lady Lisa Marcos. Aba, napakaswerte ko kung ganun. Pero sa totoo lang, wala akong kinalaman kung anuman meron sa pamilya Marcos o kung saan yung mga nakalapit dito. Wala akong kilala. May isa na malapit sa pamilya Marcos. Except kung si Ma'am Senba, Ma'am Senda nga ay malapit sa pamilya Marcos, then kakilala ko siya. Pero hanggang doon lang yon bilang kilala na vlogger. Nakapwa ako sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala akong kakilala, may isa na malapit sa pamilya Marcos o kaibigan nito. Ang ginagawa ko dito sa harapan ng publiko is para lamang suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Simula nung birthday ko hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa June 30, 2028. Pati ang buhok ko, dinadamay ninyo. Pagka-artista ang nagpapahaba ng buhok, ang pogi, hindi adik, o kung ano-ano pang mga magagandang pananalita ang sinasabi ninyo. Samantalang pag si Top 1 ang nagpahaba ng buhok, adik agad. Para sabihin ko sa inyo, never akong naninigarilyo, uminom ng alak, very occasional ako, at hindi ako kailanman nalasing. How much more pa kaya ang paggamit ng illegal na droga? Oh, kaya, nasa sa inyo yan, kung pilit niyong paniniwalayan ang inyong sarili, na ako ay isang adik, na ako ay bayaran, ang hirap yatang mabuhay na puro ka puno ng galit sa iyong sarili. Hindi ba kayo naaawa sa inyong mga sarili, mga bashers ko, na every now and then, pupunta kayo dito sa page ko, mumurahin ninyo ako, galit na galit kayo sa akin, kung ano-anong mga nararamdaman ninyo, lalaitin nyo ang pagkatao ko, pero ako relax lang. Natututo na ako kahit paano sa ngayon. Tumataas na ang aking emotional quotient at hindi ko na kayo pinapansin masyado. Napapansin nyo ba yon? Samantala kayo, araw-araw galit na galit kayo. Masarap ba ang mabuhay ng merong galit sa puso? I don't think so. Mas masarap mabuhay ng wala kang galit sa puso. Mas masarap mabuhay na merong kang ngiti palagi sa iyong puso at isipan. Ayaw nyo ba yon, mga basher? Ngayon, bakit ko sinasabi ang mga bagay na masarap mabuhay ng walang galit sa puso? Kasi kayo, napansin ko, itong tatlo na sinusuportahan ninyo, si Gerald Bantag, si Arnulfo Tevez, si Claire Eden Contreras, walang dinala sa inyo ito kung hindi galit sa inyong mga puso. Except, itong si Arnulfo Tevez during the time na namimigay pa ito ng parapol. At last birthday niya, namigay pa ito ng parapol. Natutuwa kayo kasi material things yun. Pero, most of the time, ang sinasabi nitong si Gerald Bantag, nitong si Arnulfo Tevez, lalong-lalo na itong si Maharlika, sa bawat pagla-live streaming nito sa kanyang channel, puro galit ang nakikita at nadidinig ninyo. Tapos enjoy na enjoy kayo. Isa lang ang makukonclude ko sa ganong tao. Kapag ka ikaw, ine-enjoy mo ang galit, perhaps yung sakit na nararamdaman mo sa iyong puso, ine-enjoy mo din. At ano ang tawag sa ganung uri ng tao? Masokista. Yung gustong-gustong sinasaktan ang kanyang sarili. Hindi physical, pero emotional, probably, or psychological. Makakarinig kayo ng mga kataga, ng panlalait, dito kay Claire Eden Contreras, pati dito kay Arnulfo Tevez and Gerald Bantag, lalong-lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuwang-tuwa kayo ngayon. Pero galit na galit kayo. Kaya ngayon susugod kayo sa mga pages na sumusuporta
sa kasalukuyang gobyerno at kung ano-ano na ngayon ang sasabihin. Araw-araw ganun ang buhay niyo. Puno ng galit sa inyong mga puso. Tapos sasabihin ninyo, gusto niyo ng solusyon. Sasabihin ninyo, ang gobyerno sa kasalukuyan, puro problema ang dinadala sa harapan ng taong bayan. E bahagi kayo ng problema eh. Hahalungkatin ninyo yung mga kasinungalingan na sinasabi nitong si Maharlika. Sabihin ni Maharlika, paniniwalaan nyo, smuggler si Lisa, smuggler ang Pangulo, magnanakaw ang Pangulo, kung ano-ano pa. Tapos paniwalang paniwala kayo. Kasi may mga ebidensya kuno na inilalabas itong si Maharlika. Samantalang kami, wala daw ebidensya. Ganun na ba tayo katanga? Eh ako, hindi ako ganun katanga. Kung naging tanga man ako sa aking buhay sa nakalipas na panahon, na-realize ko kagad yun, hindi ako umabot ng isang taon. Eh kayo, 14 months na, sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos at nagpapaniwala kayo sa mga sinasabi nitong mga tao na ito. Ibig sabihin, may isang taon na kayo nagpapakatanga para maniwala sa mga tao. Hahayaan ko na lamang kayo sa aking page at channel. Welcome kayo rito. Sabihin ninyo kung ano gusto ninyong sabihin sa akin. Murahin ninyo ako kung gusto niyo akong murahin. Pagbantaan ninyo ako kung hanggang saan ang kaya ninyo. Okay lang yan. Ano? Eh, after all, lahat naman tayo lilisan sa mundong ito. Huwag niyo na rin akong takutin pa. Dati na akong takot. Pero yung araw-araw niyong nararamdaman na yan sa inyong mga sarili, sinasabi ko sa inyo, hindi yan makakatulong sa inyong pagkatao, hindi yan makakatulong sa inyong pamilya, higit sa lahat, hindi yan makakatulong sa mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo kung meron man. Kung gusto niyo ng pagbabago sa inyong buhay, simulan ninyo sa inyong mga sarili. Hindi yung inaasa ninyo palagi, in particular sa gobyerno o sa mga tao na matatabil ang mga pananalita o matatamis ang mga dila katulad ng mga tao na ito, na inaakala ninyo savior ng Pilipinas. Si Gerald Bantag, sinasabi ninyo, binago ang Bureau of Corrections? Ngek, paano nabago ang Bureau of Corrections kung sa panahon niya, ang sinasabi ng National Bureau of Investigation, siya ay nagtatag ng isang criminal organization sa loob ng Bureau of Corrections? Hindi naman ako nagsabi niyan. Sinasabi ninyo, matulungin na tao itong si Congressman Arnulfo Teves na ngayon tanggal na sa Kongreso. Dahil lang ba siya ay nagpaparapol, namimigay ng GCash? Matulungin na? Pero hindi nyo naisip na ang sinasabi ng NBI, hindi kami nagsabi, NBI lagi. Ang sinasabi ng NBI, siya ang nagpapatay sa mga tao diyan sa Negros Oriental, particular doon sa tatlo noong 2019 at ngayon noong March 4, 2023 diyan sa Pamplona Municipality. Tapos itong si Maharlika, paniniwalaan ninyo? Eh punong-punong ito ng kasinungalingan. Nasaan na ang mga sinasabi niya sa dating unang ginang na napakamahinahon, down to earth, napakaganda, napaka approachable nung panahon na ito ay kumakampi pa sa kasalukuyang nating pangulo at sa ating unang ginang? Puro papuri ang naririnig po natin dito. Tapos sa isang iglap, nagbago po yung tono niya. Bakit nagbago ang tono? Eh alam naman natin na yung kanyang mga kakilala, perhaps kanyang mga kaibigan, nawala po sa posisyon sa gobyerno. At ewan ko kung totoo yung sinasabi ng iba, ayoko naman mag-rely sa kismis. E balita ko, naghanga din daw ng posisyon ito sa gobyerno. Pero common sense will dictate us na bakit ka maghahangad ng posisyon sa gobyerno kung alam mong sa sarili mo, hindi ka naman pala Pilipino. Ano, pagkat ikaw ay nabigyan ng posisyon, bigla mo na lamang i-re-renounce ang iyong US citizenship at magiging Pilipino ka na? Ganun ba kadali yun? Maharlika, ginagawa mong tanga ang mga manonood. Hanggang dito na lamang mga tol, pero ipinararating ko lamang sa inyo, partikular sa ating mga manonood. Salamat at hindi po kayo nagpapaloko sa mga tao na ito. Salamat dahil ang pinaniniwalaan po natin, kasama kayo, ang ating gobyerno. Salamat at nagtitiwala po tayo sa ating hustisya. Bagamat sa ngayon parang napakahirap abutin dahil ang mga tao na ito hindi pa po nahuhuli sa kasalukuyan. Si Gerald Bantag, patuloy na nagtatag. Si Arnulfo Teves, nasa ibang bansa. Si Claire Eden Contreras, nasa ibang bansa at hindi naman Pilipino. Pero ang mahalaga sa akin, uulitin ko lang, hindi siya makakauwi dito sa Pilipinas. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Hindi na ako mag-shoutout muna at masama po ang aking pakiramdam. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Salamat sa 100 sa 1,000 plus na manonood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.